Ngayon, dyan sa ano mo, sa ilalim ng upuan, dito, sa ganito mo, may handlebar dyan, ha? Dito ka kumuha, no? Sa center, sang, yan, oo. Tapos, yung kanang kamay mo, hawak mo sa manibela, yan, tapos, i-hold mo siya ganon. Pataas mo? Oo, i-hold mo, ha? Naka-hold niyan. Tapos, di ba nakahawak ka sa manibela, pwede mong hilahin yung upuan mo pa forward. Sige. Yan, para ma-adjust mo siya. Yan. Tapos, okay na, na-adjust mo na, no? May pedal dun sa pinakang leftmost. Yan. Dun sa kaliwa. Yan. Oo, nakita mo siya. Yan. Maaraw kasi. Okay, sige. Okay lang yan. So, ngayon, itry mong i-press na hanggang flooring. Ha? Na dapat pakiramdam mo na hindi ka nahihirapan. Sige nga, try mo nga. Ano? Medyo. Dapat hindi... hindi abot, ano? Sige, adjust pa. Pauna. Yung upuan ulit. Yan. O, try mo ulit. Okay na. Yan. Okay na. Nape-press mo siya na hindi ka nahihirapan. Hindi. Okay na yan. Yan. So, ganyan yung ano, isa sa mga paraan para maisaas mo yung pagkakakomportable mo sa pagkakaupo. Okay? Tapos ngayon, pansinin mo tong backrest mo malayo sa likod. Kailangan kasi nakalapat siya yung likod mo dyan. Oo. So, mayroong ano dyan, mayroong handlebar dyan na maliit sa gilid. Ayan, para yan sa backrest. Iangat mo lang siya ng konti. Yung maikse. Yan, dalawa kasi yan. Isang mahaba, isang maikse. Doon ka sa maikse. Okay. Yung maiksi, ah. Sige. Sige. Sige pa. Sige. Angat pa, angat pa. Sige pa. Sige. Yan. Yung mahaba yata yung inaano mo, eh. Yung maiksi dyan. Banda sa may, ano, sa may likod mo pa ng konti. Yan. Yan. Okay. So, para yan sa backrest. Ilapat mo nga yung, ano mo, yung likod. Tawa ka sa manibela. Yan. So, ngayon, yan yung may distance kasi tayo. Yung katawan mo, tsaka sa manibela, hindi sobrang dikit. No, sa manibela para maiikot mo nang maayos yung manibela. Yung oh, yung steering wheel, ano. So sa pagkakataon na yan, komportable ka na ba sa pagkakasandal mo? Opo. Tapos i-press mo yung clutch pedal ulit kung komportable ka. Opo. Ayos. Yan, hindi ka hirap, hindi ka nag-aalinlangan. Okay, so yun na, nagawa mo na yung driving position natin. Okay? So yan ang gagawin mo unang-una. Pangalawa, side mirror. Yan yung mga mirrors natin. Yan sa left at saka dun sa kanan. Okay. So, paano ba yung tamang adjustment yan? So, ganito yan. Dito sa, kung makakita mo yung salamin, ano? Yan. 100% nating nakikita. Okay? So, ang sabi dyan, yung 10% na portion ng side mirror natin, dapat nakikita mo yung body ng sasakyan. Kunwari, yan. Yan. Ito yung portion. Bibigyan ko ng divider, ano? So, itong portion na yan, dapat dyan sa part na yan, nakikita mo yung body. Tapos, dito naman sa 90%, yung labas na outside. Okay? Ano? Kita mo yung body sa 10% or hindi? Diyan po hindi. Dito, okay. Okay, doon. So, hindi mo kita yung body dito. So, ang gagawin mo, i-adjust mo yun, ha? Itong salamin na to, gagalaw yan ng paganyan. Paloob. So, ngayon, may makikita kang parang joystick dyan. Sa may armrest dyan, sa may pintuan. Ito. Yun. Ito yun yung kausli. Yan. May nakita kang mga letra. Opo. So, left. Yung LR. Oh. Right yon, no? So, pihitin mo papunta sa R. Sa R. Papunta sa R, yung pihit. Pakanan yung pihit, pakanan. Yan. Okay, napihit mo na, no? Ngayon, para gumalaw yung salamin, parang joystick yan. Gagalawin mo nung papunta dito, papunta dyan. Yan. Sige, tingnan mo yung salamin, gagalaw siya. Napihit mo na papunta sa R. Oh, okay. So, ganito yun, ha? Di napihit mo na. Iba, wag, ano? Yan. Pihit mo lang muna. Ngayon, wag mo nang pihitin. Yan. Ang gagalaw, parang gaganto mo siya, oh. Yan, iibuin mo siya. Yan. Okay, so ganun, para magpagalaw mo siya. 10% lang ba, di ha? 10% lang. Dito sa portion na to. Dito lang. Hanggang dito lang siya. Kasi dito, outside na yun eh. Okay, dapat kita mo na yung outside. Okay na. So yun. Ngayon, ang gagawin mo dyan sa, ano, ibabalik mo sa gitna yung pagpihit. Para hindi mo siya, ano, yan. So para hindi na siya magalaw. Okay? So yan yung adjustment niya. So okay na, ano. Yan. Tapos dito sa review, dapat makikita mo yung likod. Yan, kita mo naman siya. Kita lang. Okay, sige, good. Kasi importante, dapat natatanong mo. Okay, so pang tatlo, put seat belt. Yan, yung seat belt natin na dun sa left, pag driver side. Yan, kunin mo siya. Yan, okay. Okay, insert mo dyan sa buckle. Yan. Sabi ko yan. Okay. Okay na. Wala akong saan. Okay. So,
yun yung pantatla ha. O, pang-apat, lalak mo yung pintuan. Yung lock ng doors na yan, ayun, tulak mo yung naka-usli na yun. Yan, tulak mo lang. Yan, o, centralize yan. Lahat maglalak. Oo, lahat yan. Lahat. Lahat yun maglalak. Ha? So, yan ha. Nagawa mo na yung ano natin, routine. Okay? So, ngayon, kung marunong ka na mag-drive, maalam ka na. So, ito muna ang una mong gagawin para safe kang magda-drive na. Yung iba kasi basta sakay na, diretso na. Oo, mahirap yun. Lalong-lalo na pag nasa LTO ka na. Kasi point system to eh. Kailangan magagawa mo yan. Makikita ng evaluator yan na ginagawa mo talaga. Okay? So, yan. Ang pre-start routine. So, ngayon, punta tayo sa identification dyan ng mga controls dyan. Kasi maraming mga controls yan eh, na pinipindot-pindot, pinipihit-pihit eh. Okay. So, iisa-isayin ko yan para sa'yo. So, nakita mo yung buttons na yan dyan. Apat sa may gilid. Ito po. O, apat yan ano. Para yan sa bintana. Okay, sa mga window. Mag-try ka mag-press kahit alin dyan na button sa apat na yan. So, para sa'yo yan. Okay? Yung kabila, dito naman yan. Okay? O yung sa likod, yan. Sa likod dyan. Sige, yung isa pa. Yan. Okay, so ganun na. Yun yung controls ng window. So, ngayon, napapansin mo yung may cross na yan. Yan. So, sige, pindutin mo. Yan. So, lock yan ng window. Okay, ibig sabihin, kunwari ito, so hindi ko na mabubuksan. Ganun din dun sa likod. Oo. Kung may makasama kang medyo malilikot na mga bata, ilock mo yung window para hindi sila accidentally baka mahulog eh, ano? Okay. So yun ang purpose niyan, ha. Ngayon, sige, unlock mo na. Yan. Okay. Ngayon, yung joystick na 'yon, sa side mirror 'yung kanina, yung in-adjust natin. Oo. Okay. So halos diyan sa side na 'yan, nandiyan mga control ng window, ng side mirrors, okay? Tapos yung lock natin nandoon, yung kanina yung pinindot mo. Oo. Okay. So, yun ang mga controls dyan. So, may question ka dyan? Wala naman. Wala naman. Okay. So, punta tayo dito sa lever na yan. Okay. Oo. Ano mo ng konti para makita mo. Yan. Okay. So, kung may napapansin kang dash tapos nakatapat sa bilog na maliit. Yung dash. Yan. Okay. Yan. So, ang indication niya na naka-off yung mga ilaw natin, ha? Kasi ang lahat ng ilaw natin sa harap at sa likod, nandiyan yung control. Okay? So, itry mong itwist pataas, isa lang. Yan. So, yung dash tumapat dun sa magkasalubong na sign na parang ilaw na maliit. Ano? Okay. Ang tawag dyan ay park light. Okay? So, si park light ginagamit yan pag makulimlim yung panahon o kaya naman malapit ng gumabi. Mga 6 o'clock ng hapon. Okay? So, si park light, mayroon kang ilaw na maliit dun. Dalawa. Dalawa. O, maliit lang ha. Sobrang liit lang. Try mo ulit i-twist isa papataas. Yan. So, yan na yung headlight. Yung maliwanag na ginagamit talaga sa gabi. Okay. So, ngayon, headlight natin is dalawa, no? Isang low beam, isang high beam. Yan yung normal, yung low beam. Ngayon, si high beam, ang gawin mo dyan sa lever na yan, i-push mo lang siya forward. Forward. Sige, push. No. Huwag mo ikotin. I-push mo siya forward. Up. Wait lang. May nakikita kang indicator lights na blue sa dashboard. Dito. Wala. Wala kang nakikita ang blue. So, ibig sabihin, hindi pa siya naka-high beam, ano? So, ang gagawin mo dyan, ganito lang, itutulak mo siya forward. Yan. Ah, yun okay. Po. Oo. So, ngayon, may blue na, ano? Apo. Yan. So, indication niya na mataas yung ilaw, ha? Nakakasilaw siya. Okay, so, pag may kasalubong ka, huwag mong gagamitin sa high beam kasi pag nasilaw yun, possible na magsalubungan kayo nun. Mawawala sa direksyon. So, ang off nyan, kung papaano mo siya tinulak, babalik mo lang. Yan. Okay. So, normal na ilaw ka ngayon. Okay? So, hanggang dyan lang yan. Ang off nyan, babalik ko lang dun sa bilog. Sige. Pababa. Yan. Okay. Naka-off na lahat ng ilaw natin. Okay? So, quick review tayo. Asa nga yung park light? Yan. Yung headlight na low beam. Yan. Yung high beam. Yan. Okay, off. Okay, good. Yan. O, di ba? Madali lang gamitin. Importante yan. Baka mamaya mag-drive ka sa gabi, hindi ka nakailaw, di ba? So, ngayon, naka-off yung mga ilaw natin, ano? Mayroon tayong tinatawag na passing light na kung saan patay yung ilaw natin, pero kung napapansin mo, pag naglalakad ka, may nakikita kang mga sasakay na kumukurap yung ilaw. Naganang parang nakindat, ano? Apo. Yan. So, ang pag-switch on nun, nakita mo ulit yan. Yan. Yung daliri mo, igagano mo siya sa ilalim. Na ganun. Dito sa ilalim. Dito sa pinakang likod niya. Gitna, balik mo. Yan. Dito, igano mo. So, place mo niyan. Dito sa parang ganito niya. Apo. Yan.
tapos kalabitin mo lang papunta sa iyo dalawa or tatlo. Yan. Bibitawan mo. Yan. Oh, mga tatlo, try mo. Tatlo. Yan. Sige pa, dami mo. Yan, mabilis. Bitawan mo yan. Yan. Okay. So sa headlight mo, anong nangyayari diyan? 'Di ba naka-off naman siya, ano? Nakita mo sa dash. Okay. So yung headlight mo diyan nakakurap. Yan. So ginagamit niya, halimbawa, gusto mo mag-overtake. Para mabigyan mo siya ng sign. Halimbawa, may gustong tumawid, tapos mabilis yung takbo mo, hindi ka basta-basta makakahinto, pwede mo bigyan ng ilaw. Yan, ng ganung ano, ng passing light. Okay, so diyan yung ginagamit. Kung halimbawa mo naman, may kasalubong ka, kakilala mo, pwede mong batiin. Ayan. So maraming gamit 'yan, di ba? So lahat naman ng driver nagagamit talaga 'yan. So ang tawag yan ay passing light talaga, ha. Okay, okay, may question ka doon? Wala naman. Okay, sige. O punta tayo dito. And so ito, ang switch na to ay para lang yan sa wiper dito. Yung pumupunas diyan. Ayan. Pag umuulan. Yes, okay. So ginagamit 'yan pag umuulan. Okay? So halimbawa umaambon. So ang gagamitin mong ano diyan, switch para mabagal lang ang pagpunas, ganyan. 'Di ba mabagal? So isang baba lang. Okay, bababa mo siya ng isa. So gagamitin kasi hindi basa eh, no? Pagka ito, ginamit mo yan tapos hindi basa yung windshield, magbablard yung ano man ng sasakyan mo. Masisira. Tapos yung rubber blade yan, possible din masira kasi goma lang yun eh. Okay. Limbawa, ganito, maalikabok, gusto mong linisan, ano? Pwede naman. Kasi yan, hindi lang pati sa umuulang ginagamit yan. Katulad yan, maalikabok, di ba? Kaya lang, lalagay mo ng tubig. Oo. So, para malagay mo siya ng tubig muna, ilalagay mo ulit yung daliri mo dito sa ilalim. Yan. Tapos pisili mo papunta sa iyo. Yan. So may magbubugan tubig, ano? I-press mo nang medyo matagal. Yan. Okay, may kasama na siyang punas, ano? Okay? O pag binitawan mo, nag-off na siya. Pag umuulan na talaga, since may tubig naman, hindi mo na siya pipisili ng ano, di ba? Ang switch niya, ibababa mo lang ng isa, medyo mabagal. Pag medyo malakas na yung ulan, edi ibababa mo na dalawa or tatlo, mabilis na 'yan. Yan. Okay, so ganun ang paggamit niyan, ha. Halos naman ng sasakyan, halos para pareho lang naman, depend compare na lang sa mga truck kasi iba yung ano, minsan baliktad sa mga truck. Pero pag mga four wheels lang naman, mga katulad nito, mga kotse, mga sedan, yan, SUV, halos para pareho lang naman yan, ha. Okay, so yan ay para dito sa wiper. Okay, so punta tayo dun sa dashboard. Yan, ang tawag dito ay panel board, dashboard. Yan, so maraming tawag dyan. Ang importante lang naman dyan, marunong ka magbasa ng mga gauge, no? So nakita mo yung bilog na malaki na yun sa dulo. Ito po. Oo, yan. So ang tawag dyan ay tachometer, no? Tachometer ang tawag dyan talaga. Kasi, pero yung ibang driver kasi ang tawag dyan RPM. Which is okay naman, tama naman siya. Kasi may nakalagay naman talaga na times 1000 RPM, ano? Yan. Ibig sabihin kasi ang pagbabasa niyan, di ba mga number lang, ano? So 1000 RPM, 2000 RPM, 3000 RPM. Ganun din sa ibang mga number dyan. Okay? So yan, may tulong yan sa driver, ano? Kasi yan, diyan sinusukat niya yung gas na pumapasok sa engine. No, ibig sabihin, konektado yan dun sa gas pedal. Na kapag pirinis mo yung gas pedal, aangat yan. Lalong-lalo na kung ang gas pedal, ang pagpipress mo ng gas pedal ay pabaon ng pabaon. So yan, aangat din yan, aangat. So mapapansin mo, ano, pag baon yung pagpress mo sa gas pedal, maugong yung makina. Yan, sobrang ugong. Ngayon, diyan mo siya makita kung bakit umuugong. Kasi tataas din yan ng sobra. Ayan. So ngayon, i-try mong i-press yung gas pedal tapos i-check mo dyan. Ayan. Ito itong, sa, na, yung, dito sa kanan, yung gas pedal. Ito po. Tapos bibitawan mo kaagad, ha. Sige, yan, bitawan mo. Okay. So yun yung gas pedal natin. Okay, so napansin mo, biglang taas, ano? So ngayon, pagka ganyan ang pagpipress mo lagi ng gas pedal sa sasakyan mo, masisira kaagad yung makina mo. Kasi nga, sobrang taas yan, sobrang ogong, ano? Lalong-lalo na pag umabot yan sa kulay red, nakita mo yung kulay red. Warning na yan. So possible na mag-overheat yung makina mo, masira. Okay? So ang pinakang safe na pagpipress ng gas pedal o kaya naman pag-accelerate, ano? Pagpipress doon sa gas pedal ay at least 2,000 RPM. Pwede na. Okay, hanggang dos lang. Okay? So dapat mamaintain mo yan. Ngayon, kung halimbawa nakikita mo na lumalagpas ng 2,000 RPM, ang gagawin mo sa paa mo, bibitawan mo yung gas. Iaangat mo lang. Kasi pag naka-maintain siya, lalong-lalo na pag nakabaon yan sa gas pedal yung paa mo, so yun, sagad din yan dyan sa, ano, sa number na yun, lalagpas siya ng sobra. Kaya kung mapapansin mo, sobrang ugong ng makina, no? Yan, okay?
So yun ang tamang pag-press dyan. Anyway, mapapartes natin yan mamaya. Okay. So ngayon, itong gauge na yan, para yan sa speed. Diyan mo ma-check kung gaano ka nakatulin. Oo. Katulin or kabagal. Dito. Yan yung ano na yan. At 20, 40, 60, 80, yan, 100 and above. Yan. Okay. Tapos yan namang sa gitna, ang tawag dyan ay fuel wheel gauge. Yan. So magkakaiba ang fuel wheel. Yan kasi ano eh, bar, ano, digital na kasi. Sa ibang sasakyan, yung mga luma, naka-analog siya. May daliri, ganun. Okay? Yeah. So yan. So anyway, ito importante dyan. Yung dalawa na yan. So, punta tayo sa steering wheel. Yan. So, meron tayong ano, proper handling ng steering wheel. Mas maganda 9 o'clock tsaka 3 o'clock position. Ano? So, ito yung 9 o'clock natin. Tapos nandito yung 3. Yung 12 nandito, 6 nandito. Diga? So, hawakan mo yung 9 and 3. Yan, okay. Na yan. O, yan. Naka 9 and 3 o'clock ka na. Ano? Then, meron tayong tamang pagpihit ng steering wheel. Yung pag-ikot. Okay. I-try mong ano, mag-turn ng steering wheel pakaliwa. Sige. Hanggang sa masagad mo, hanggang full turn mo. Sige. Op. Yan. So napipilipit ang kamay mo ano? Yan. So yan. O sige, hawak ka doon. Yan, hawak ka diyan. Ito hawakan mo yan ha. Ito bibitawan mo na. Ito lang yan. Tapos ilipat mo dito sa taas. Yan. Tapos ito bitawan mo na. Yan. Tapos ito hatakan mo ng konti. Ito lang ito. Tatanggalin mo to. Yan. Hatakan mo ng konti papunta ron. Tapos lipat mo sa ibabaw yan. Yan. Tapos ikutin mo ulit papunta ron. Hawak ulit sa ibabaw, kaliwang kamay. Yan, ikot ulit. Hawak ulit dito yung kanan. Yan, hanggang sa masagad mo. Ganon ang ano, ang sige hanggang sa masagad mo siya. Yan, hawak sa ibabaw. Yan, sige pa. Sige pa. Yan, o, sagad na ano. Okay. So ngayon, kung paano ka nag-full turn doon sa paghahawak sa steering wheel, ganon din dito pa kanan. Laging ibabaw ang hawak. Okay, sige nga, try mo sa kanan naman. Dito sa ibabaw. Sige, ikot. Yan. O, hawak dito sa ibabaw, kanan. Yan, o, ikutin mo ulit. Sige. Yan. Ngayon, bigyan mo ng konting speed pag ikot para ano, hindi ka malito. Yan, sige. Yan, sige pa. Yan. O, pakaliwa ulit. Yan. Yan. O, diba, mas maayos. Hindi ka nahihirapan. Hindi nagkukrush yung kamay. Okay. Yan. Delikado pa nagkukrush eh. Sige. Hanggang sa mapull turn ulit. O, isa pa sa kanan. Yan. Ibabaw ang hawak. Yan. Tuloy-tuloy. Laging ibabaw. Yan. Okay. Sige pa. Okay na, tama na muna. So, ang tawag niyan sa method na yan, hand over hand method sa pag-turn ng steering wheel, ha? Yan ang gagawin mo para hindi na pumipilipit yung kamay mo. Katulad kanina, di ba? Pagka ganyan ang ano, pumilipit yung kamay mo, possible na mawala ka sa direksyon, okay? So, nag-full turn ka ngayon sa kanan, ano? So, dapat aware ka din na mayroong gumagalaw ng mga gulong, ha? Yung front wheel natin is dito nakaharap sa kanan, okay? So, pag nag-full turn ka naman dun sa kaliwa, doon naman siya nakasagad yung gulong natin sa unahan, naka doon papunta sa kaliwa. Okay? I-try mo nga ulit i-full turn sa kaliwa. Okay. Sige pa. Yan, okay. So yung gulong mo ngayon, doon na nakaharap. Okay. So since marunong ka mag-full turn ng steering wheel, napapasunod mo yung front wheel natin ng sagad sa kaliwa, sagad sa kanan, dapat marunong ka rin dumiretso. Okay, maitutuwid mo dapat siya, ano? So, ganito yan. Di ba, naka-full turn ka, ano? Yan. So, galing ng pagkakasagad, ganito yan. May palatandaan ka lang naman dyan para maituwid mo yung gulong. No, na kahit hindi ka bumababa, alam mo na nakadiretso yung gulong natin sa unahan. Okay? So, itong space na malaki na to, itong butas na malaki, ha? Yan. So, iisa lang naman yung butas na malaki, ano? Yan. Ito, maliliit na yan, eh. Okay? So, itong space na malaki, na butas na yan, so, dalawang beses mo lang siyang bibilangan na itapapantay dito sa taas. Okay? Sa may dashboard natin. Dalawa lang, ha? Para maidiretso mo natin yung front wheel natin. Okay? Sige, bilangan mo. So, isa. Hand over hand pa rin yung pag-ikot. O, dalawa. Okay? So, tuwid na yan yung front wheel natin. Nakadiretso na yan. Okay? Kasi importante yan. Yung foot, di ba, nag-full turn ka, no? Ginagamit yan sa pagliko. Pali maliliko ka ng sa may mga kanto, ha, no? So pino-filter yung manibili doon, sinasagad. So para hindi ka, no, para makadiretso ka doon sa nilikuan mo, ibabalik mo din siya ng dalawang ikot itong space na to dito. Para dire-diretso ka doon sa pinaglikuan mo. Okay? So ngayon, dito ka naman mag-full turn sa kanan. Yan. Sige, full. Hand over hand pa rin. Yan. Sige. Hanggang sagad. Full turn. Yan.
O, di ba? Full turn na siya. Galing ng full turn ulit, itutuwid mo ulit yung front wheel. O, ito, bibilangan mo to ha. Ito space dito, dalawang beses. Sige. Okay, one. Okay, two. Yan. Okay, tuwid na yon. Okay, tuwid na yung gulong natin. Kasi tatry natin mamaya eh. No? Yan, magagamit mo yun mamaya. Yan, tinuro ko na yan. So, ngayon, yung ano natin, yung horn toggle natin ay nandito sa gitna. Ayan. So, ang pagpe-press niyan, hindi daliri. Kasi medyo matigas yan eh. Baka maputol yung daliri yung pagpe-press niyan. Oo. Hindi pwedeng ganun-ganun lang ha. Ayan. Okay, so, ilalapat mo na yung ano mo, palad mo, nakalapat lang muna. Tapos, didinan mo. Sige. Ayan. Okay, ganun lang ang pag-apply niyan ha. Nung araw kasi, ang mga horn toggle, ang mga busina nandito. Di ba? Pinipindot, pip, 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 pip. Ayan. Maliit lang kasi yon. Kaya lang ngayon, medyo malaki na eh. Yan, hindi nakakayanin ng daliri. Kailangan isa din. Oo, nakalapat na yung palad, then di na mo, isa lang ganda dalawa, pwede yan. Okay? Okay, may question ka pa? Wala naman. Mamaya na lang. Okay, sige. Iipunin ano. Iipunin ko muna. Okay. So, punta tayo dito sa mga gear. Ayan. So, since manual, ang ano mo, ang pag-aaralan natin, mayroon tayong gear. No? May cambio tayo. So, si cambio, yung driver mismo ang magsi-shift ng gear niyan, no? No, kasi manual 'to, hindi automatic, ano? Pag automatic kasi wala ka nang poproblemahin eh. Okay? Mm-hmm. So, ituturo ko sa iyo yung tamang way ng pagsi-shift ng gear na hindi ka namamali. Okay? Kasi pagka dito nagkakamali ka ng shifting ng gear, so dalawa lang ang pwedeng mangyari diyan. Magkakaroon ng engine failure o kaya naman mamamatay yung makina. Okay, so hindi normal sa sasakyan na nagmamaneho ka, maya-maya, patay ng patay yung makina. Okay, so kaya tuturuan kita kung paano mag-shift ng gear. Kung napapansin mo, may guide. Ayan, di ba? Guide yan ha, para hindi malito yung driver sa pag-shift ng gear. Okay, so ngayon, ipapakita ko sa'yo yung tamang shifting ng gear na para mamaya ikaw naman mag-try. Uh-huh. Mayroon akong ipapapresedya na pedal na pagpirinis mo, huwag mo munang bibitawan hanggat hindi ko sinasabi. Okay? So ngayon, yung clutch pedal, yung pirinis mo kanina, yung nasa leftmost, yung sa kaliwa. Ayan. So, i-press mo siya all the way down hanggang flooring. Sige. Okay, press mo na. Na-press mo na siya. Apo. Hanggang flooring ha, yung matigas na talaga siya. Apo. Sige nga. Okay, huwag mong bitawan. Okay, huwag mong bibitawan ha. I-press mo lang siya, kumbaga so inakalaban lang muna. Kasi mag-shift ako ng gear. Hindi kasi papasok yung gear kung hindi mo pe-press yung clutch pedal. Okay, hindi siya papasok ha. Kaya i-press mo siya. Okay, huwag mong bitawan hanggat hindi ko sinasabi ha. Okay. O sige, pahingan mo muna. Ayan, relax mo muna yung paa mo. Kasi medyo matigas ang clutch eh. Ayan. Basta pag-press mo siya, huwag mong itukod mo siya ng ganyan. Okay? Okay ka na. Pwede nang i-press. O, sige, i-press mo. Ayan. Okay, huwag mong bitawan ha. Yun yung agreement natin. Huwag mong bibitawan kasi mag-shift ako ng gear. Okay? O ngayon, mapapansin mo, kung bitawin yung pedal ha. Okay, sige. Okay. So, mapapansin mo, nakatayo yung gear stick. Tawag dito is gear stick yung cambio. Ha? Nakatayo siya ngayon. Mapapansin mo yung diagram natin, nandito siya sa gitna. Pag nakatayo yung ano cambio, yung diagram niya, yung gear stick niya, nandito siya nakaplace sa gitna. Ha? Kung mapapansin mo, dadaling ko yan ng kanan. Yan. Tapos, pag binitawan ko siya, ayan, bumabalik ng center, ng kusa. Ganon din sa kaliwa, dadaling ko siya ng kaliwa. Tapos bibitawan ko, ayan, bumabalik ng gitna. Okay? So ngayon, ang tawag yan ay neutral position. Okay, naka-neutral position siya. So ibig sabihin yan, hindi pa naka-engage yung mga gear. Ayan, oh, nabalik ng gitna. Ha? So ngayon, papaano mo yung gear 1, yung primera? So ngayon, dadaling mo siya ng kaliwa, leftmost. Yan, huwag mong bibitawan kasi papasok siya, ay babalik siya ng gitna, di ka? So, ang primera niyan, ang gear 1, dadali mo ng kaliwa. Yan, then taas. Yan, yun ang gear 1. Okay? Oo. O, mamaya, ikaw naman mag-try ha. Huwag mong bitawan yung clutch muna, ha? Okay. So, ngayon, since marunong ka na mag-gear 1, ulitin ko ulit. O, back to neutral, na gitna. Yan. So, leftmost, up. O, gear 1 yan. Ngayon, paano yung gear 2? Yan, so ganito yun. Kasi dito may malimit magkamali eh. Para pumasok talaga siya ng gear 2, kasi minsan pumapasok ng 4. So, para hindi pumasok ng 4, ganito gagawin mo.
galing ng gear 1, nasa shifting tayo ng gear 1 ngayon, ano? So para diretso siya ng gear 2, ang gagawin mo dyan, lalagay mo ng konting pressure papunta sa kaliwa, yan, tapos straight down, no, na may pressure pa kaliwa, ganito, oh. Yan, yan, so para pumasok siya ng 2, okay? Kasi ang mangyayari kasi yan ganito, di ba naka-gear 1 ka? Pag hindi mo siya nilagay ng pressure papunta dun sa kaliwa, ang mangyayari dyan, tinan mo ah, nabalik ng gitna. So ngayon, pag ibinaba mo siya, 4 ang pasok. So mamamatay yung engine nun. Okay? Kaya ang technique dyan, galing ng gear 1, leftmost up, ganun din, oh. Leftmost, straight down. Yan. Okay, yun ang dire-diretso yung gear 2 yun. So ngayon, tuturuan kita at least hanggang gear 3 ha. Okay, paano yung gear 3? So since bumabalik naman siya ng kusa sa gitna, ganito lang gagawin mo. Itutulak mo lang siya ng konti lang, no? Kasi para bumalik ng gitna, konting tulak lang. Kasi pag sumobra yan, babalik ng uno yan, sumali pa rin. Kaya ang gagawin mo, tulak mo lang ng konti. Yan, bumalik na agad sa gitna. So straight mo na lang kasi nandun yung gear 3 sa taas eh. Yan, o gear 3 na yan. Okay, so ngayon may mga pangyayari, balik ko ng gear 2 ha. Yan, na pumapasok ng 1. Bakit pumapasok ng 1? Kasi yung nakagrip, nakaganto. So pagka inusod mo ng konti yan, ipinush mo ng konti, ididiretso ng 1 yan kasi nakagrip ka eh, mahigpit yung pagkakahawak mo. Ayan, bumabalik ng 1. So mali yun. Kasi gear 3 dapat ang intensyon natin. Okay? So minsan naman, pumapasok ng 5 yan. Kasi bakit pumasok ng 5? Kasi ganito, nakahawak pa rin, tapos sinasama yung kamay sa ganito. Oh. So lumalagpas yun. Pagka lumagpas yun sa gitna, pag itinaas mo, 5 yun. So mali na ulit. Kaya para hindi ka magkamali, balik ko ng gear 2 ha. Para hindi ka magkamali, i-push mo lang siya ng kanya, kung siya siyang babalik sa gitna. Yan, bumalik na ng gitna, tapos push lang sa taas. Yan, okay. O, pahinga pa. Yan, okay. Baka nangangalay na yan. So, ganun yung shifting ng gear, ha? Na ano mo? Natandaan mo? O, sige. Press mo ulit yung clutch. Papakita ko sa iyo ng sunod-sunod. Yan. O, clutch down, ha? Hanggang flooring. O, ito yung gear 1, ha? Leftmost. Up. Gear 2, leftmost, straight down. Okay. Gear 3, push mo ng kunti lang. Okay. O, ito naman mag-try. Sige. Gear 1. Sige. Gear 2, leftmost, straight down. Yan. Gear 3, kunting tulak lang. Okay. Yan. Tapos tulak ulit. Yan. Okay. Neutral. Okay. O, pahinga pa mo. Yan. Okay. So, pagka ganito nakahinto, nagsishift ka ng gear. Kung gusto mong bitawan yung pedal, pag nakahinto ah, dapat nakabalik sa neutral. Kasi pag iniwan mo siya, na naka-engage sa gear, kahit anong gear yan, ano, naka-engage sa gear, tapos binitawan mo yung clutch, patay yung makina. Mamamatay siya. So, dapat naka-neutral position. Okay? So, ganun ang ano ah. So, ngayon, papraktisin natin yung shifting. Kasi mamaya, pag tumatakbo ka na, dapat hindi ka namamali sa pag-shift ng gear. Okay? O, sige, press mo ulit yung clutch pedal mo. Okay pa yung paa mo. Hindi pa naman masakit. O, sige. O, sagad ah, flooring. O, sige. Ayan, okay. Yung command ko, yun ang shift mong gear, ha? Okay, shift ng gear 1. Okay, gear 2. Ayan. Gear 3. Isa pa. Ayan, okay. Neutral, gitna lang. Ayan, okay. So, ulit. Gear 1. Gear 2. Hindi siya nababa. Ayan, gear 3. Ayan, okay. Neutral. Okay. So, ganito. Huwag mo bitawin yung pedal, ha? Para hindi ka mahirapan sa pag-push ng papuntang gear 3, pwedeng ganito. Yan. Huwag mo lang siyang hawakan. Once na na-push mo siya ng konti lang, si bibit, ano na, bumabalik na ng gitna. Yan, ayan, oh. Oh. Okay? Kahit hindi mo na, basta huwag mo hawakan. Tapos, pupush mo na lang ng ganyan. Para yung palm ang may pangpatulak mo. Okay? Sige nga, gear 1 ulit. Gear 2. Gear 3. Isa pa. Yan, oh, neutral. Okay, oh, ganoon, oh. Pahinga muna pa. Ah. Okay. Anong pangalan mo nga? Jean. Okay, so sige, Miss Jean, ganito 'yan, ha. Ang shifting ng gear, pag mag-shift ng mga gear, dapat hindi nakatingin dito talaga. Okay? So ngayon lang tayo tumitingin kasi inaaral pa natin, ano. Ngayon itatry natin na doon ka nakatingin sa harap tapos nag-shift ka ng gear. Kumbaga sa ano eh memorize mo yung move ng gear, ano, sa kamay mo dito sa gear stick, ano. Okay, sige, clutch down ulit. Yan. Tapos, shift ng gear 1.
gear 2, gear 3, isa pa, yan, okay, neutral, yan, okay, ulit-ulit, gear 1, gear 2, gear 3, okay, neutral, pahinga pa, yan, okay, ganun lang ang gagawin mo. Since nagagawa mo naman ngayon, nakahinto tayo, dapat ganun din pag tumatakbo na. Okay. O, ganito yan ha. O, pwede ka na tumingin. Yan. Bakit? Eh, ganun talaga. Madali lang yan. Okay. So, ngayon, alam mo na kung paano mag-shift ng gear, ano? Yan, hindi ka na namamali. So, ngayon, ang tanong dito, dapat nasa timing din yan. Pag naka-gear 1 tayo, hindi basta-basta sumishift ng gear 2. Kahit marunong ka na mag-shift ng gear, ano? So, may timing siya, itatiming mo yan. Halimbawa, nag-shift ka ng gear 1. Ngayon, kailan mo itatiming yung... kailan mo siya isi-shift ng 2, ng segunda. So, mayroon tayong tinitignan dito, dyan, na basihan para magkapag-shift ka ng gear 2 at gear 3. O, diba? Naka-gear 1 tayo. Balikan natin yung dashboard natin. Ayan. So, yung RPM tayo, ano? Napapansin mo yung 2. Ayan. Pag yung dalirin na yan, pumalo ng 2, tumaas ng 2,000 RPM, yun na yung command mo or timing mo para ikambi siya ng gear 2. Okay? Kasi pag tumatakbo ka na, aangat yan. Pagkalalong-lalo na, di ba nagpipress ka ng gas? Yan. Once na nagpress ka ng gas at nakita mo yung daliri na yun, umangat ng number 2 sa 2,000 RPM, yun na yung timing mo para mag-shift ng gear 2. Okay? So, yun ang timing dyan, ha? Ganun din sa gear 3. 2,000 RPM ulit. Kasi yan, pag kumakambyo tayo, bumababa ulit yan na parang ganyan. Nababa, nabalik ulit yan yung daliri na yan. Nabalik ulit yan pababa. Okay, pag-under ka na ulit, tumataas ulit yan. Okay, so mamaya, ganun ang gagawin natin. Pero sa ngayon, ang gagawin natin, exercise ngayon, mag-i-stop and go tayo. Para masanay mo yung pagpe-press ng brake na smooth na hindi ka na sub-sub. So, madali lang naman yan. At the same time, yung biting point. Yeah, may biting point kasi tayong tinatawag para hindi namamatay si makina. Ano? Okay. Pero bago yun, nabitawan mo na yung clutch pedal mo. Apo. Okay. So, mayroon tayong tatlong pedal dyan, ha? Okay. Yung pedal dyan, yung nasa leftmost yung clutch. Yung pinakanggit na ay brake. Yung brake pedal yung gitna. Dito sa kanan, yung pinipress mo kanina, yun yung gas or accelerator pedal, ha? So, ngayon, may mga gamit yung mga pedal na yan. Okay? So, yung clutch pedal na pinipress mo kanina, may tatlo lang ang gamit niyan. No? Yung clutch pedal. Ang gamit ng clutch pedal, kung bakit natin siya tinatapakan hanggang sagad sa flooring, ay para sa, yan, pagkakambyo tayo, ano? O, diba? Pinapatapakan ko yun sa'yo para pumasok yung gear. Yan, kahit anong gear dyan, kailangan nakapress all the way down hanggang flooring. Yun yung gamit ng clutch pedal. Pangalawa, pag magpapa-under ka ng makina. Pag hindi mo siya pinipress, hindi a-under si makina. Kailangan naka-press. Oo. Okay. Yung ibang sasakyan dati, uma-under siya kahit walang tapak ng clutch na under. Yung mga disuse. Mm. Or kaya naman mga dipindutan or push button. Pero ngayon, lalong-lalo na yung mga bago ngayon sa sasakyan, hanggat hindi mo pinipress yung clutch pedal, hindi talaga uma-under yung makina. Yun ang gamit na pangalawa. Okay. Pangatlong gamit ni clutch pedal, kung papahintuin mo ang sasakyan mo galing ng pagkakatakbo, parang ganon, tumatakbo. Pag papahintuin niya yon, tinatapakan niya si clutch bago niya pahintuin si sasakyan. Okay? Yung tatlo na yon ang gamit ng clutch, wala nang iba. Okay? Yun. So ngayon, punta tayo sa brake pedal. Si brake pedal, yung gitna na pedal doon, yan. May dalawang gamit, no? Dalawang gamit lang ni brake pedal. Una is pampabagal. Pangalawa ay pangpahinto. Yan. Hindi kasi pwedeng panghinto lang yan. Diba? Pag hinto ka agad yan, ay babanggain ka sa likod. Kaya ang gamit ng ni brake pedal ay dalawa. Pampabagal at pampastop. No? Slow down, then stop. Yun ang gamit ni brake pedal. Ha? Then si gas pedal naman, yung pinipress mo kanina, may dalawang gamit lang din. Pang increase ng speed at pang decrease ng speed. Pag nakapress yung gas pedal mo dyan, tuloy-tuloy ang takbo mo. Pag binitawan mo siya, magbabagal yung sasakyan mo, magde-decrease yung speed. Ayun yung tinatawag ng iba na nagmi-minor. Okay? So, yun ang gamit niya na. So, ngayon, ituturo ko sa'yo yung biting point na para hindi mamamatay si makina. Nandun yun sa clutch, ha? Okay, si biting point, dito siya nangyayari sa primera, sa gear 1 at reverse. Halimbawa, gusto mong paatrasin yung sasakyan mo, so, dapat naka-biting point yung paa mo
sa clutch pedal. Kung gusto mo naman dito sa paabante ka, so gear 1 ang cambio mo. Kasi si gear 1 for starting talaga yan. Hindi pwedeng paabantein mo si sasakyan na nakakambyo sa gear 2. Mamamatay yun. So laging gear 1 ang una ha. Ngayon, kailangan mong gawin si biting point. Yung biting point ganito yan. Di ba nakahinto tayo? Pag naramdaman mo, pag na-feel mo na umandar siya, unang ibu niya na mabagal, ibig sabihin nag-bite na yung clutch mo. Okay, kaya ang gagawin yan ganito yan. Di ba tumapa ka ng clutch all the way hanggang flooring. Tapos shift ka ng gear 1. Shift ka ng gear 1. So ngayon, hahanapin mo yung biting point. Kasi pag hindi mo hinahanap yung biting point, mamamatay yung makina. So para mahanap mo si biting point, ganito gagawin mo sa clutch. Dahan-dahan, gradual, habang tinataas mo yung paa mo sa clutch, pag naramdaman mo siyang umandar or umibo ng konti, i-hold mo yung paa mo. Parang ganito, oh. Yan. Taas ng konti, dahan-dahan. Pag dito sa part na yun, naramdaman mo siyang gumalaw, yung sasakyan mo, i-hold mo siya. Okay, yung clutch mo, yung paa mo sa clutch. Pag nag-attempt kang itaas yan, mamamatay yan. Pag in-attempt mo naman na ibaba, mawawala yung bite. Okay, mawawala yung biting. Hindi mamamatay, pero mawawala yung biting. So, ibig sabihin, magpi-pre-wheeling yung sasakyan mo. Pre-wheel siya. Kusa siyang umiikot, lalong-lalo na kung pag hindi pantay yung daan, bubulusok siya. O kaya naman pag ganon, aatras yun. Okay? Kaya ang gagawin mo, dapat na hold mo lang siya. Ngayon, ang tanong dito, sir, gaano ko siya katagal i-hold yung pa ako sa clutch? Dalawang sitwasyon lang yan. Pagka gantong open ang sitwasyon, walang masakyan, hindi traffic, i-hold mo lang yung paa mo sa biting point at least 3 to 5 seconds lang. Example, hindi traffic, di ba? Open, taas mo dahan-dahan. Pag umibo, hold. O count ka na doon. 1, 2, 3, 4, 5. Then, tsaka mo siya fully dahan-dahan, bitawan si clutch. Okay, tuloy-tuloy na yung andar mo doon. Okay, ngayon pag traffic doon, pwede mo siyang matagal na nakahold doon sa biting point. Kaya lang, dapat walang kasabay na pagpipress ng gas pedal. Ang biting point, hindi sinasabay ng tapak ng gas. Kasi possible na masunog yung clutch. No? Okay, so ngayon, mag-exercise tayo sa biting point. Ano? Ang gagawin natin ngayon, tatapakan mo yung clutch, tapos dahan-dahan mong aangat. Pag naramdaman mong umibo, hold. Okay? Madali lang naman yun pagkaka-hold, 3 to 5 seconds. Okay? So ngayon, ang gagawin natin ngayon, sige, clutch down. Ayan. Na-clutch mo na. Tapos, press mo yung shift mo ng ano, ng gear 1. Okay. Tapos, may handbrake tayo. Ibababa mo to. Ayan. Okay. So, ganito yan ha. Ayan. Balik mo muna ng neutral para safe. Ayan. Okay. So, itong handbrake na to, preno to ha. Kumbaga sa ano eh, nakakita ka na ng sasakyan na ano, kinakailangan ng bato, yung gulong, para hindi siya umibo. Ano? Ganun din ang kahulugan nito. In-engage mo yung handbrake para hindi siya umibo. Ngayon lang, ngayon, di ba, yung bato na yung pagpapaandaran na yung sasakyan, tinatanggal yung bato, di ba? Para walang nakaharang. Ganun din to. Ibababa mo to bago mo siya pagalawin para hindi, walang pumipigil. Ano? So, ang pagbaba nito, iangat mo ng konti, tapos sabay pindot para lumambot. Ito kasi lock. Ano, matigas yan pag hindi mo inangat. So, angat ng konti, tapos sabay pindot. Tapos, saka mo siya, huwag mo bitawan muna. Dapat naka-hold pa rin siya. Tapos, saka mo siya, ibaba ng ganyan. Okay? At ito, may indicator to dyan sa dashboard. Tingnan mo, iangat ko siya. Yan. So, may napansin kang red. Apo. Yan, na P. Yan. So, park brake ang tawag dyan. Handbrake or park brake, pareho lang. So, ngayon, pag inangat ko yan, tapos pindot, baba, nawawala siya. So, ibig sabihin, wala na, hindi na siya nakakapit. Okay? So, ang pag-engage nito, wala nang pindot. Ha? Kailangan may maririnig kang 3 to 5 click. Okay? Huwag mong susubrahan kasi pag sinubra mo angat yan, mahirapan kang ibaba. Parang ganito, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Okay? Ganun ang pagkapit dapat yan. So, pag ibababa mo, angat ang konti, pindot. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ganun lang. O, sige nga, try mong ibaba. Angat muna ng konti. Angat. Yan. Angat tapos pindot. At yan. Tapos baba na. Yan. O, tignan mo daw. Wala na. Apo. Okay. So, ganun lang yan. Ha. Engage mo nga ulit. Walang pindot ha. Yan. Okay na yan. O. O, diba? Ganun ang pag-engage yan ha.
Pag ibababa mo siya, huwag mo gaganunin. Baka mahugot eh. Okay? Ang gagawin mo, diretsyong angat. Ayan o. Diretsyong angat. Tapos ganito, nagaganto na siya. Para mapipindot mo kagad. Angat diretsyo. Para lumalambot. Tapos sa bibitaw. Okay? Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sige nga. Angat, angat muna. Ayan, nababa. Okay. Oh. Engage. Ayan, okay na. Oo. So ngayon, magpa-practice tayo ng biting point. Na exercise tayo. Okay, clutch down. Okay, disengage mo ulit tong handbrake mo para angat ng konti. Ayan. Tapos shift ng gear 1. Ayan. Okay, hawak sa steering wheel lang ganito ha. Ayan. Ayan. Ngayon, wala mo ng press ng gas ha. Ang gagawin mo sa clutch, dahan-dahan mo siyang itataas. Sobrang dahan-dahan yung pinakamabagal na pag-angat ha. Habang inaangat mo si clutch, pag may naramdaman kang umibo or gumalaw yung sasakyan natin, ibig sabihin nag-bite na siya. So, i-hold mo yung paa mo sa clutch. Huwag mong bibitawan, huwag mo ring ipipress. Okay? Sige, dahan-dahan sa pag-angat. Pag naramdaman mong umibo, pakiramdaman mo yung paggalaw, ha? Sige pa, wala pa, hindi pa gumagalaw. Sige pa. O, yan, umibo na siya, no? O, hold mo yung paa mo dyan, naka-hold. Huwag mong ilulubog, ha? Huwag mo ring bibitawan. Yan. O, yan yung bite niya. Ngayon, count ka lang ng mga 3 to 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. O, tanggal muna ng dahan-dahan yung clutch. Tatanggalin mo na siya. Yan. Yung clutch mo, yung paa mo sa clutch. Yan. Okay. So, ganun. Aanda rin sa sakyan mo dyan. Kahit walang tapak ng gas, aanda rin yan. Basta't hinanap mo yung biting point. Okay? O, huwag mo pe-prenohan, ha? Yan. Kasi pag prenohan mo yan, dapat nakatapak ka ng clutch. Okay? O ngayon, papahintuin natin si sasakyan, ha? Uunahin mo ulit yung clutch. Uunahin mo ang clutch? Oo, yung sa kaliwang paa. Sige, hanggang flooring ulit. Yan. Tapos, doon naman tayo sa brake natin. Ito yung gitna. Oo, yung gitna. Dahan-dahan lang, huwag mong bibiglain. Yan. O, huwag mong bibitawan yung dalawa, ha? Para safe tayo, back to neutral. Handbrake. Yan. Okay na. Yan. Papahinga pa, ha? Pwede mo na tanggalin. Yan, oh. Ganun lang yan. O, di ba? Napaandar mo siya ng maayos na hindi namamatay si makina. Okay? Basta tahanapin mo si biting point muna. Okay? Pagka ginawa mo dyan, dire-direct yung bitaw niya, mamamatay talaga yun. Okay? Ah, parang sa motor? Hmm. Di ba, sabi mo, nakapag-drive ka na ng tricycle? Apo, di clutch. Oh, ganun lang yun. Ang pinagkaiba lang nun, yung clutch nun, nasa kamay. Apo. Ah, di ba? So, sa ganun, doon, hinuhold lang siya ng sandali lang. Yan. Ganun din dito sa mga sasakyan na manual. Ang papakiramdaman mo lang na pag-bite, yung paggalaw. No? Wala kang gagawin dyan, kundi ang pakiramdaman mo yung pag-under niya. Kasi pag umandar siya, galing ng pagkakahinto, ibig sabihin, nag-uumpisa na siyang mag-bite. O, diba? Yun yung pinakang ano natin, palatandaan dun. Okay? So, stop and go tayo para napapractice mo yung biting point at saka yung pag-press ng brake pedal. Okay? O, ganito yung procedure ulit ha. Clutch down, then brake. Okay, clutch down, touch brake, dalawa muna, nan. Okay, tatapa ka ng brake dahil ito, ibababa mo to. Okay, para mayroon siyang, ano, mayroon siyang, para shape tayo na hindi umibo yung sasakyan natin. Kasi minsan, pag hindi pantay yung daan, sige, bitawan mo yung brake mo. Ayan, tingnan mo, pag wala tayo yung brake, tapos binaba natin yung handbrake, katulad yan, naibo siya, iibo yan, hindi pantay yung daan eh. Okay, kaya tatapakan mo yung brake. Yan. So ngayon, di ba nakatapak na ng brake? Okay, yan. Tapos baba mo si handbrake. Yan. Tapos shift mo ng gear 1. Okay. So ngayon, di ba maghahanap ka na ng biting point? Yung preno muna, tatanggalin mo na. Yan. Tapos hahanapin mo ulit yung biting point. Yan. Pakiramdaman mo yung pag-ibo, ah. Di ba? Wala pa. Tapos parang konti. Di pa. Sige pa. Wala pa. Wala. Okay, press mo ulit yung clutch mo. Ayan. Ngayon, back mo ulit sa neutral. Ayan. Baka kasi hindi naka-engage ng maayos. Okay, engage mo ulit ng gear 1. Leftmost. Up. Yan. So ngayon, hanapin mo ulit yung biting point, yung paggalaw. Okay. Umibo na. Steady mo na siya. Ayan. Count ka lang. 1, 2, 3, 4, 5. Pwede mo na tanggalin yung clutch mo, yung paa mo. Ayan. O, di ba, umiibo siya, no? Ayan.
So yun, kailangan mong gawin yung biting point na yan para hindi na mamatay si makina, ha? Okay, clutch down ulit. Yan. Tapos, sige, dahan-dahan ka sa brake pedal hanggang sa mapahinto natin. Okay, huwag munang bibitawan para safe tayo. Magkapatid yan, neutral handbrake. Okay, walang pindot para hindi ka mahirapan. O. Pipindutin mo siya kung ibababa mo. Oo. Okay, o, pwede mo nang bitawan yung ano mo. Yan. O, diba? Ganun ang pagpapagalaw ng manual transmission na sasakyan, ha? Okay, mag-i-stop and go tayo hanggang dun. Sa dulaw, ha? Kasi once na, di ba, stop... Hindi pa naman. Itong stop and go na to, magagamit mo to sa traffic. Di ba, ang traffic, mayat-maya hinto, mayat-maya galaw. O, ito yan, stop and go to. Okay, nakabiting point yung paa mo. Di ba? O, sige, clutch down, brake. Para safe. Yan. O, handbrake mo, baba muna. Okay, yan. O, gear one. Lift most up. Yan. O, tanggal ng preno, ha? Nakatanggal na. Okay. Hanap ng biting point. Pag umibo, hold. O, hold mo na. Ayan. O, count ka lang. 1, 2, 3, 4, 5. O, tanggal na ng clutch mo. Ayan. Okay. O, ganun yan. Para hindi ka namamatay ng makina. Okay. O, normal yan. Ganun talaga. O, hindi straight mo dito. Anong count? Kaya mo ng konti. Konting pihit lang. Ayan. O, diretso mo na. Manibela, diretso na. Ayan. Okay. O, clutch down. Down, tapos dandan sa brake. Okay, o back to neutral, handbrake, pahinga paa. Ayan. Okay, so ngayon hanggang doon tayo, ha, ganun ulit. Ano mo na, tanda mo na. Sige, clutch down, brake, gear one. Ayan. O, biting point, o, hold. O, count ka na, 1, 2, 3, 4, 5. O, bitaw na. Yan. Okay. Okay, clutch down. Dandan sa brake. Okay, so ganito gagawin natin. Since naka-gear ka na, ang gagawin mo na lang dyan, tatanggalin mo ulit si preno mo. Tatanggalin ko po. Oo, yung preno lang ulit. Tapos hanap ulit ng biting point. Yan. Pag umibo, steady ulit. Hold mo ulit. Oh, hold mo na dyan. Yan. Oh. Medyo pit mo ng konti rito. Yan. Dito lang tayo. Hold mo, di ba? Naka-hold ka na. Oh. Pwede mo ng bitaw. Oo, pwede mo ng bitaw pag naka 3 to 5 seconds ka na. Tumit mo yung manibila. Yan. Oh, ganun yan, ha. Stop and go yun. Okay, clutch down ulit. Tapos dahan-dahan sa brake. Yan. Okay, neutral. And brake. Okay, pahinga mo muna pa mo. Yan. At may tuturo ako sa'yo. Okay. Ano, kumusta? Oh, ganun okay. Lang yan, ha? Ganun lang yan. Ipapractice lang, ipapractice natin yan para makabisado mo. Kasi mamaya, magsishift tayo ng gear. No? Di ba, puro lang tayo naka-gear 1 ngayon? Apo. Kasi biting point, inaayos natin. Mamaya, magsishift tayo ng gear. Yan, magkakasabay na yan. Marami ka nang gagawin dyan sa mga paa mo. So, ang gagawin natin ngayon, hanggang dun tayo nakita mo yung baka na yan. Hanggang dun tayo, ha? Kasi magre-reverse tayo. Ng pa-reverse ng diretso. Actually, pwede na tayo mag-reverse ngayon, eh. Okay. So, ganito yan, ha. Ang gagawin natin ngayon, magre-reverse tayo. Ano? Ganito yung reverse. Sige, tapakan mo yung clutch pedal mo. Ayan. Yung reverse niya, nandito sa baba, sa kanan. So, may guide tayo, ano. So, dadali mo siya ng kanan, tapos baba. Ayan. So, pa-atras na yon. Okay, pa-reverse na yon. Magre-reverse na yung sasakyan mo dyan. Okay, bitaw ng paa mo. Ayan. So, sabi ko nga, si biting point ay nangyayari yan sa gear 1 at reverse. Okay? Kaya lang magkaiba sila ng, ano, ng ginagawa dyan sa paa. Ang gagawin mo, pag pa-reverse ang direksyon mo, wag na wag mong bibitawan si biting point. Dapat nandun siya lagi naka-hold para makontrol mo ang andar. Kasi pag pa-reverse, mabilis ang andar mo, hindi mo makikita yung direksyon mo. Mawawala ka sa pagpipihit ng manibela. Kaya mas maganda, mas mabagal. No? Pag, so ngayon, para mabagal yung pag-atras mo, naka-hold ka dun sa biting point. No? So minsan, may pagkakataon na bumibilis yung pag-atras. Ang gagawin mo sa clutch, ipipress mo siya para mawala si biting point. Okay? So sa pagkakataon na yun, magbabagal yung sasakyan mo. Pag mabagal na siya, hanapin mo ulit yung biting point para umibo ulit siya. I-hold mo ulit dun. Okay? O sige, clutch down.
Tapos shift ng handbrake muna baba. Reverse. Neutral mo ulit. Reverse muna tayo. Rightmost, down, ulit. Ulit. Rightmost, down. Yan. Diretso mo nabela mo. Yan, diretso lang. Ganda ang diretso niya. Yan. So ngayon, ang gagawin natin ngayon, magre-reverse tayo ha. Magbabiting point tayo na likod. Yan. Kita mo yung likod dito. Yan. Side mirror, kita mo naman. Yan. Okay. So, dahan-dahan sa pag-angat ng clutch. Pag naramdaman mong umibo, hold. Huwag mo nung bibitawan ha. Kasi paatras na yan eh. Okay, sige. Okay. Dahan-dahan. Okay pa. Sige pa. Yan, umibo na. Hold mo dyan sa pagkakataon na yan. Nakahold ha. Okay, pansinin mo ha. Pansinin mo na bilis ano. So, ang gagawin mo dyan, pag bumibilis, ipipress mo ulit ng konti yung ano mo, yung paa mo sa clutch. Sige, press mo nga. Yan, o nawawala yung bite. Nabagal siya. O hanapin mo ulit yung biting point. Taas mo ulit ng konti, balik mo sa biting point. Sige, hanap pa. Yan. Pag umibo ulit ng paatras, hold mo ulit. Yan, para nakokontrol mo yung pag-andar. Okay? Yan ang control mo dyan. O hanapin ulit yung biting point. Sige pa. Yan, hold mo ulit dyan. Yan. Okay? O, para hindi ka natataranta. Okay? Kasi pag mabilis ang andar mo sa pag-atras, matataranta ka doon. Nandyan ang control sa clutch. Ah, diba? Sige, hanapin mo ulit. Doon tayo, balik tayo doon sa ano, pinanggalingan natin. Tapos, tingin ka dito sa side mirror. Ayan. Para makita mo yung direction natin. O, yung control mo sa pag-andar na dyan sa clutch. Ha? Ayan. O, pit mo ng kunti sa kanan. Ayan. O, pagka-diretso na, kunting kanan pa muna. Ayan. Kanan pa. Ayan. Para hindi tayo lumabas dyan. Ayan. O, balik muna ng kaliwa. Kaliwa pa ng konti. Para hindi tayo ma-ano dito sa akin. Pag nakita mo ng tuwid, yung sasakyan, tutuwid mo rin ang manibela ha. Okay, mag-i-stop tayo. Clutch down. Dahan-dahan sa brake. Okay, para safe, back to neutral. Yan, then handbrake. Yan, okay, pangit pa. Okay, oh, kita mo, ganun ang control ng ano ha, ng reverse ha, nasa clutch. Ganun din pagpa-forward, lalo pagpatag yung daan sa traffic. Ganun lang ang ginagawa doon.